Si Jesus ang nagbibigay ng buhay. Subalit magandang tanungin, anong klase at uri ng buhay ang inihahandog sa atin ni Jesus? Ang mga pagbasa po ngayon nagbibigay kaliwanagan sa ating kaisipan. Lalo tigit sa Ebanghelyo ni San Juan, ay kitang-kita natin na may mga simbolo at imaheng ginagamit na iba ang pagkakaunawa ng mga nakikinig at iba rin naman ang nais ipabatid ni Jesus sa kanyang mga kausap. At bahagi niyan ay ang ika-6 na kabanata ni San Juan. Ang mga tao ay hinahabol si Jesus dahil sila'y pinakain niya. At malaking himala na 5,000 katao'y napakain niya mula sa 5 tinapay at 2 isda na daladala ng bata doon. Kaya ganun na lang ang kanilang pagkamangha. At ayon sa Ebanghelyo, nung sa nakaraang linggo, pilit nilang hinahanap si Jesus upang gawing hari sapagkat batid nila sa katauhan niya hindi sila magugutom. Hinahabol ng mga tao si Jesus dahil batid nila na ang taong ito ang magtatawid sa kanila sa bawat gutom ng kanilang sikmurang kinakailangan. Yun ang pagkakaunawa at pag-iisip ng mga taong naghahanap sa kanya. Walang iba kundi makakain, kundi makinabang sa bawat himalang kanyang gagawin upang maibsan ang kagutuman ng kanilang katawan, lalo tigit ng kanilang sikmura. Subalit eto si Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Ibang uri ng pagkain ang kanyang ipinaparating at ipinapahayag sa atin at sa kanyang mga alagad. Kakaibang uri ng pagkain at walang iba ito kundi ang kanyang sarili. I am the bread of life. So doon lang po magkaiba na. Ang mga tao'y humahabol sa kanya dahil sa pagkain na ikabubusog ng kanyang tiyan. Subalit si Jesus nagpapakilala, ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Ang sino mang lumalapit sa akin hindi na magugutom, at ang sino mang nananalig sa akin hindi na mauuhaw. There is already the conflict and the gap between what Jesus is explaining to them and at the same time about the comprehension of the people who is looking after Him. Subalit sa ganitong pagkakaiba ng pananaw at pag-iisip ay bahagi upang tayo ring mga nakikinig sa Ebanghelyong ito at mensaheng ito ay magsuri at gayon din naman kilatisin kung ang ating pagsunod at paghahanap kay Jesus ay para lamang sa pisikal na kapakanan at hindi rin natin lubos na naunawaan na ang nais ni Jesus ay pakanin ang ating diwa at espiritu sa pamagitan ng pagtanggap ng pananampalataya sa kanyang buhay. We could see God even at our present time. Nagmimisa ko tayo sa mga kali-kali ngayon. Umulan nga lang po, kaya naantala. Pero kitang-kita natin kapag anong uri ng mga street mass, wala naman napapadagdag na ibang mukha. Hayo tayo rin lang. Naisip ko kapag siguro sinabi natin merong ayuda, may kainan, tiyak na tiyak.
punong-puno ang bahay o lugar na pagmimisahan. At ganun, napakadali na makahabol pansin. Pero ibang uri ng pagkain ang ating pinagsasaluhan. Nitong nakaraang Lunes, nakapag-distribute tayo ng 481 bags na tigli 5 kilo sa ating mga fisher folks. Yun ang nasunugan, nabigyan din po natin ng 21 each house, each family ng mga bigas. But it is not about rice after all. The message that we wanted to communicate is no other than God never abandons you. God would like to sustain you. God is very much concerned on the plight and the people of God in San Roque would like to tell to you, kayo ay pinakakain ng Diyos. Pero ang layunin ng Diyos ay hindi lamang yung pagkain yaon, kundi nais niya na ipabatid na sila'y manalig at mananampalataya na ang Panginoon ay ang tunay na Diyos na hindi nagpapabaya at pinaayon at pinibigyan ng ang kapakanan at pangailangan, lalo tigit ng mga aba at nagugutom. Yun din ang sabi ng Diyos kay Moises nang pakainin ng mana sa disyerto ang bayang Israel na noo'y naglalakbay 40 taon sa disyerto. Pinakain ng mana ang bayan ng Diyos upang sila'y manalig at manampalataya na ang Panginoon ay ang tunay na Diyos na sa kanila'y umaagapay at nagpapaanyo ng kanilang kailangan upang sila'y manalig at manampalataya. That is the role and the purpose of God, feeding the people. Not so much about the food, the material food, but the message He wanted to communicate, that there is a God who never abandons them. And because of that, God hopes they will believe that truly this God is our Savior. Kaya pinakain ng Diyos sa disyerto ang bayang Israel. Hindi yung pagkain ang pinapahalagahan, kundi yung nabubuhay na pananalig, pagkilala sa Diyos na sa kanila'y gumagabay, sa kanila'y pumapatnubay. Yun din nang marinig ng mga tao ang pagpapakilala ni Jesus bilang tinapay ng buhay, silang lahat ay nagtanong, paano po namin makakamit ang ganung uri ng tinapay? Ano ang tugon ni Jesus? Manalig kayo sa sinugo niya. It is our faith in God, who is the bread of life, that we need to receive and we need to recognize every time we partake, every time we share in the sacred meal. Pananalig, pananampalataya sa ating tinatanggap, lalo tigit sa banal na misa ng katawan at dugo ni Jesus. Wala akong pinagkaiba yan sa ordinaryong pagkain na ating tinatanggap araw-araw. Lagi nating sinasabi, the food we take determines the minerals, the vitamins, and even other chemicals in our body. Kaya nga po, kapag tayo nagpapa-blood chem, di ba? Nakikita kung ang kinakain natin, sobra-sobrang asukal, sobra-sobrang mantika, sobra-sobrang mga chemicals na dumadaloy sa ating dugo. And when the doctor reads our blood chemistry, kitang-kita kung ano ang sumosobra. And to refrain of not eating really replenish
and makes us healthy. Sinasabi po, what we eat is what we become. Kaya ho yung mahihilig sa mga baboy, tingnan nyo ang katawan. Yung mga mahihilig sa manok, tingnan nyo rin ang katawan. Putak ng putak yan. Yung mahihilig sa itlog, tingnan nyo ang mga mukha. Yung mahihilig sa hotdog, ayan, habaan yan. What we eat determines what we become. In the same way with faith, do we allow our faith in God to be our sustenance that determines our thoughts, our words, our affairs, our relationship with one another is determined by what we receive, no other than our faith in our Lord Jesus Christ. Kaya ang anais ni Jesus, tanggapin siya ng may pananalig, may pananampalataya. At kapag hinayaan natin ito, ang ating pag-iisip, ang ating pananalita, ang ating pakikitungo sa kapwa ay nababahiran ng gawi at ugali ni Jesus. Our action, our thoughts, our affairs and dealing with one another will be much more of a reflection of what we take into our body if it is propelled by our faith. And if we it is propelled by what we partake and receive in every Eucharistic meal. Kaya ganun na lamang ang pakiusap ni Pablo sa ikalawang pagbasa sa sulat niya sa mga taga-Efeso. Hubarin na ang lumang pagkatao. At ano yung lumang pagkataong yaon? It is a life filled with illusions and lies. Kasinungalingan, pagpapanggap, pagkukunwari, pretensions. At ano ang sabi ni Pablo? Isuot na ang panibagong pagkatao at walang iba yon kundi ang katauhan ni Jesus na makatwiran, makatarungan, at makatotohanan. Isa daw ho sa haharapin natin sa susunod na halalan ay hindi lamang vote buying, kundi mga fake news. At doon tayo binababalaan. Meron ang pagbili ng boto, pero punong-puno ng kasinungalingan. And that is the old self that Paul is speaking about. And all of us are bombarded, wala pa nga ho ang halalan, batid na natin ang kasinungalingan, illusions, lies, pretensions among our politicians. And we need to be alarmed. We need to wear within us the new self, ang bagong pagkatao. At ano ang panibagong pagkataong yaon? Nabubuhay sa katotohanan. Kayang harapin ang buong katarungan, makatwiran, mahinahon sa mga pananalita, may paggalang sa karapatan ng kapwa. This is the new self a person bears every time we receive God in faith. We were able to conquer our illusions, our lies, our pretensions. Because by accepting Jesus as with faith into our lives, He is the one who sustain and determine our day-to-day life. Kaya sa linggo pong ito, marahil ang nais ng Diyos, He is offering life. Inahandog niya ang kanyang sarili bilang pagkaing nagbibigay buhay. Let us not be contented merely of material things
that God is offering to us? Can we long for more? And that is no other than to allow Jesus to truly guide our own life, to allow Him to determine every steps of our lives, and to find meaning on this life, not only to this world, but to the life eternal. At yun ang ating asamin upang hindi tayo mabulag at malinlang ng pangkasalukuyang buhay sa daigdig. Ang nais ng Diyos, makamit natin ang buhay doon sa langit. At yun nawa ang ating asamin, yun nawa ang ating hingin, upang ngayon paman sa ating kasalukuyang pamumuhay, naglalakbay na tayo sa makalangit na tahanan, sapagkat hinahayaan natin si Jesus ang tinapay ng buhay, ang mag-udyok sa bawat hakbang natin araw-araw.